Doc Sanchez, may pasyente ho. Pwede ho ba kayong maabala? Tanong ng isang nurse kay Doktora Annalyn Sanchez. Ano na naman yan, Mira? Kasi Doc, wala kasing ibang bakante na doktor eh. Kahit ikaw lang ang nakita ko. Emergency kasi to, Doc. Bakit? Nasaan ba ang ibang doktor maliban sa akin, ha? Eh, ang layo-layo na nga ng opisina ko. Ay, hahanapin mo pa talaga ako? Eh, kasi Doc, lahat po talaga ng mga doktor ay naka-assign sa operating room at may emergency po sa emergency room at kailangan namin ho kayo. Na naman, Diyos ko, palagi na lang talaga akong nakikita nyo. Ewan ko na lang talaga sa inyo. Nakakairita na kayo. Last na talaga to, Doc. Ano ba ang kailangan nila, ha? Ano bang klaseng emergency yan, Mira? Kasi po, Doc, manganak na ho ang isang babae at nahihirapan na po ito. Kaya't kailangan na po namin ng doktor para may pasisarya na po kesa ho sa normal na delivery. Ganun ba? Bakit naman magpapa-CS pa yan? Hindi ba marunong manganak? O daw, Doc, eh. First time lang po kasing manganak ng dalagita kaya't hindi niya po alam kung papaano. Asaan na ba ang mga magulang nito? Kasama naman po niya, Doc, pero parang wala rin po kasing alam. Ngayon lang rin po kasi sila naka-experience ng ganitong klaseng panganganak sa buong buhay niya. Ewan ko nga ho, Doc, eh. Ang mabuti pa ay puntahan na lang ho natin. So, question ni Nurse Mira. Kaya't agad na lamang silang pumunta na. Magandang umaga po, Doc. Ano po ang gagawin po namin sa pasyente na't, Doc? Parang natatakot po ata eh. Sad ng isa sa mga nurse. Aray! Nurse, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Naiiyak na saad ng babaeng dalagita sa isang kama. Kung saan siya ay pinahiga na lamang muna. Teka nga, bakit pa parang nagmamadali ata kayong lahat dito? Nasaan na ang mga magulang ng batang to? Nang matanong ko muna. Naiinis na saad ni Doktora Annalyn. Nasa labas po ng room na ito, Doc. Bakit po? Aba syempre, kakausapin ko, okay? Parang napakabingin niyong lahat ngayon, ha? Ano ba ang nakain nyo para kayong wala sa tamang pag-iisip? Eh kasi nga, Doc, nadadamay kami sa batang to dahil napakamatakotin niya. Sus, bahala nga kayo dyan. Sagot na lamang ni Annalyn. At agad nang lumabas sa silid. Excuse me po, manang. Kayo ba ang ina nitong si Rosel? Yes po, Doc. Bakit ho? Nanganak na ho ba siya? Ay, wala pa ho. Gusto ko lang ho kayong tanungin sa edad niya. Kasi sa pagkakaalam ko, ay bata pa raw ito. At baka kasama siya sa listahan ng mga teenage pregnancy. Nasa 17 taon pa lamang po ang anak namin. Ano? 17 taong gulang pa lang? So you mean 16 na taong gulang pa lamang siya nang nagbuntis? Opo, Doc, eh. Bakit ho? Grabe naman ho kayo, manang. Hindi nyo naman ho inaasikaso ng tama ang anak nyo. Disiplinahin nyo ng maigi ang anak nyo. Napakabata pa para magbuntis. Kaya ang Pilipinas ay hindi talaga umangat eh. Dahil na rin sa mga mamamayan nito na walang ibang ginawa kung hindi ang pahirapin palalo ang sitwasyon. Sarkastikong saad ni Annalyn. Doc, matigas talaga ang ulo ng batang yan. Kaya yan nagkaganyan. Eh ano naman ngayon kung matigas ang ulo ng anak nyo? Hindi nyo kayang disiplinahin? Hindi nyo ba alam na walang matigas na tinapay sa mainit na kape? Kahit ang nangyari sa anak nyo ay kagagawan nyo rin yan kasi hindi nyo inaasikaso ng tama ang anak nyo. At ano nga ho pala ang trabaho nyo, manang? Nagtitinda lang ho ako ng kakanin. Ang mister nyo naman, anong trabaho? Nagdadrive lang ho ng tricycle. Diyos ko, ang hirap-hirap nyo na nga. Eh gusto nyo pang ipa-CS ang anak nyo. Alam nyo naman siguro na kahit libre pa ngayon ng ospital ay may babayaran pa rin kayo. Katulad na lamang ng mga irereseta namin sa inyo. Dahil hindi lahat ng gamot na irereseta sa inyo ay makikita sa loob ng ospital. Kawawa na nga kayo, mas dinagdagan nyo pa ang paghihirap nyo. Masungit nitong sabi. Pasensya na ho talaga kayo, Doc. Huwag po kayong mag-alala dahil sa hindi na po ito mauulit. Hindi na po kami papayag na maulit pa ito sa anak namin. At alam naman ho namin na nagkulang ho talaga kami sa kanya. Kahit nagkaganyan po siya. Pasensya na ho talaga kayo, Doc, ha? Manang, huwag ho kayong humingi ng pasensya sa akin. Kung hindi sa anak nyo, so ano ba talaga ang desisyon nyo? Magpapa-CS ba kayo o normal na lang? Ma'am, kung pwede sana ay normal delivery na lang po. Tulungan nyo po sana ang anak naming manganak. Dahil mahirap lang po kami. Wala ho kaming ipambabayad sa ibang gagastusin pag nagpa-CS po, ma'am. Pakiusap ng ina ni Rosel. Okay, sige. Lalabas lang ulit ako kapag nanganak na ang anak nyo, ha? Wika ni Annalyn. At agad naman nang pumasok sa loob. Pagkatapos ay pinunasan na si Rosel.
Aray, ang sakit-sakit na talaga ng mga balangang ko. Sigaw ni Rosel. Pwede ba iha? Huwag kang sumigaw dito. At talagang normal lang na makaramdam ng sakit. Kaya tumahimik ka na lamang pwede. I-endus na lamang kita. Nang sa gayon ay normal lang delivery mo sa panganganak. Dahil sabi ng ina mo na hanggat maaari huwag kang mag-CS. Kahit kailangan mong manganak ng normal. Paalala ni Annaline kay Rosel. Pero Dok, ang sakit-sakit na talaga ng tiyan ko eh. Aray, sigaw na naman ni Rosel. Pwede ba? Tumahimik ka na nga dyan. Ngayon na nanganganak ka na, ay sumisigaw ka na. At alam na ng lahat ng tao. Eh nung ginagawa nyo yan, eh hindi ka naman maingay dahil nasasarapan ka, hindi ba? Kahit wag na wag mo akong sisigawan na masakit dahil nagpagalaw ka sa jowa mo. Kahit expected na yun na mabubuntis ka. Suway ni Annaline sa batang si Rosel. Kahit nahiya ito at hindi na lamang sumigaw at hindi na lamang rin ininda ang sakit ng kanyang mga balakang hanggang sa malapit na siyang manganak. Humiga ka na iha, nang sa gayon ay makairi ka na at mailabas mo na yung anak mo. Suwestyon ni Annaline. Po, kayo po ang magpapaanak sa akin? Aba sino pa ba? Gusto mo ibang doktor at lalaki? Hindi naman po Dok, eh hindi naman pala eh. Kaya halika na at pumesto ka na dito. Dok, nahihiya po ako eh. At baka makita niyo po ang kababaihan ko. Nahihiyang saad ni Rosel. Huwag kang mahiya sa akin. Eh halos marami ng lalaki ang nakakita nito. Kahit huwag ka nang mahiya. Or baka kapag doktor ang nakakita ay nahihiya ka. Tapos kapag jowa mo hindi ka nahihiya. Naku, napakabata mo pa ang katigati mo na. Diyos ko, talagang bata to. Inis na saad ni Annaline. Kahit napahiya na lamang si Rosel. At agad na lamang niyang sinunod ang sinabi ng kanyang doktor. At agad naman niyang nailabas ang kanyang anak. Dok, maraming maraming salamat po talaga. Pagpapasalamat ni Rosel. Walang anuman yan. At isa pa, payo ko lang sa iyo ha. Huwag na huwag mo munang sundan yung anak mo. Dahil sa tignan mo nga ang nangyari sa iyo, tignan mo ang sarili mo. Parang hindi mo anak ang iniluwal mo. Parang kapatid mo lang. Dahil sa ang late-late mo pa, hindi pa bagay sa iyong maging ina. Uwi ka nito. At agad nang lumabas at ipinalam ito sa mga magulang ni Rosel. Dok, maraming salamat po talaga. Pagpapasalamat ng mga magulang ni Rosel kay Annaline. At ngumiti na lamang siya ng peke sa mga ito. Grabe ho talaga kayo, Dok Sanchez. Hindi ko akalain na masasabi niyo yun sa dalagita. Singit ni Mira. Totoo naman ang lahat ng sinabi ko ah. At isa pa, kasalanan niya naman kung bakit siya nabuntis. Dapat ay wala kang kaarte-arte kapag nanganganak ka na. Kahit ikaw, Mira, huwag mong gayahin yung batang yun ha. Kahit nasa tamang edad ka na, ay huwag na huwag kang magpapabuntis ng hindi pa kasal. Paalala ni Annaline sa nurse na si Mira. Dok Sanchez, wala naman pong masama na nabuntis ha. At Dok, hindi po ba kayo natatakot? Na baka may magsumbong sa pagsusungit nyo sa mga pasyente? At bakit naman ako matatakot? Kasi baka matanggalan po kayo ng lisensya dahil sa pagkakaalam ko po, ay bawal pong pagalitan ng mga pasyente, Dok. Hindi po ba? Eh anong gagawin ko sa kanila? Magpakabait na lang din? Aba hindi yun pwede. Hindi natin sila kukonsintihin. At bakit naman ako matatakot sa kanila? Eh mahirap na nga sila. Tapos malakas pa ang loob nilang magsumbong. Aba mahiya naman sila. Pero Dok, hindi natin alam ang takbo ng panahon. Well, huwag kang mag-alala, Mira. Dahil walang kahit sino man ang makakapagpatanggal sa akin. Seryosong saad ni Annaline. Kahit napatango na lamang si Mira. Habang si Annaline naman ay pumasok ng muli sa kanyang opisina upang magpahinga na. Subalit ay bigla na lamang may kumatok na naman sa kanyang opisina. Dok, may pasyente na naman ho kayo. Saad ni Mira. Ano naman yan, Mira? Manganak na naman ba yan? Hindi po, Dok. Pero parang magpapacheck up lang po. O sige, papasukin mo na lang dito sa loob. Utos nito. Magandang araw po, Dok. Magandang araw naman, Binibini. Ano ang ipapacheck up mo? Dok, kasi ilang buwan na ho akong hindi dinadalaw ng menstruation ko. Kahit natatakot ako na baka buntis po ako. Teka, may boyfriend ka ba? Opo, meron po. Ginagalaw ka ba niya? Pati din po ba yan, Dok, ay kailangan itanong? Aba oo naman. At isa pa, ay wala naman itong mali siya. At tayong dalawa lang naman ang nasa loob. Kahit normal lang nasagutin mo ang mga tanong ko. Dahil magpapacheck up ka, hindi ba? Pasensya na po, Dok. First time ko po kasing magpacheck up ng ganito eh. Well, ngayon alam mo na. Kahit lahat ng itatanong ko sa'yo, ay sasagutin mo lang. Maliwanag ba, iha? Opo, Dok. Okay, mabuti naman kung ganon. So nasusuka ka ba tuwing madaling araw? At may nararamdaman ka bang pagbabago sa katawan mo?
Hindi po ako nasusuka eh. At isa pa po, wala naman pong pagbabago sa katawan ko. Halos lahat po talaga ng mga symptoms ng pagbubuntis ay hindi ko po nararanasan. Kahit natatakot po talaga ako. Ganun ba? Sige, mag-pregnancy test ka na lang muna. Suwestiyon ni Annalyn. At agad na binigyan ito ng pregnancy test. Saka mo lang yan gamitin kapag maaga pa. Yung unang pag-ihi mo ng umaga. Dahil mas accurate ang resulta kapag maaga kang magpa-pregnancy test, okay? Po, hindi po ba pwede ngayon? Paulit-ulit? Sabi ka sa madaling araw nga, di ba? Sa bahay mo yan gawin. Pero Dok, natatakot ako na baka malaman ng mga magulang ko na buntis ako. Eh ano naman ngayon? Mabuti nang malaman ng mga magulang mo nang magabayan ka sa pagbubuntis mo. Pero Dok, mapapatay kasi ako ni Mama eh. Ano ang pakialam ko? Ikaw lang naman ang mapapatay at hindi ako. Kahit gawin mo na lang yan, hindi ka sana nagpagalaw sa boyfriend mo. Kung takot ka sa mga magulang mo at sa kaharapin mo. Yan kasi, puro kate ang inuuna nyo. Kahit hindi na ako nagtataka kung bakit maraming kabataan ngayon ang nabubuntis ng maaga. Dahil sa inuuna nyo ang sarap at hindi iniisip ang hirap. Kahit pwede bang lumabas ka na lang dito sa opisina ko? Kasi busit na busit talaga ako sa mga sagot nyong lahat eh. Naiinis sa saad ni Annalyn. Kahit dali-dali namang lumabas ang dalaga dahil sa natakot na ito sa kanya. Imbes na nagpa-check up at humingi ng kahit na anong advice sa doktor, ay walang natanggap ang dalaga. Kung hindi isang paalala na may halong insulto pa ang natanggap nito galing kay Dr. Annalyn. Halos lahat ng mga pasyente nito ay nakakatanggap sa kanya ng mga masasakit na salita sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan na siyang naging dahilan upang siya ay maging usap-usapan palagi ng ibang mga doktor at mga nurse. Oy Mira, alam mo na ba ang chika? Tanong na Erica kay Mira. Anong chika ba yan, Erica? Aba, kaibigan ka ni Dr. Sanchez, hindi ba? Tapos hindi mo yun alam? Ano ba kasi yun? Hindi ko talaga alam eh. Kasi hindi mo naman ako katulad na chismosa. Eh kasi nga naman, marami na siyang mga napahiya na mga pasyente sa ospital na to. At alam mo ba, na narinig ko kanina si Doc Rammer na kapag ipinagpatuloy niya pa ang ganyang mga asal dito sa ospital na to, ay may posibilidad na patanggalan siya ng lisensya. Ano? Gulat na tanong ni Mira. Ay nako, basta yun na yun. At hoy, wag na wag mong sasabihin yan kay Dr. Sanchez ha. Nang sa gayon ay matanggal na rin yan dito sa ospital na to. Hindi ko kasi envy eh, kasi ang sungit-sungit, porket maganda siya at mataas ang pinag-aralan, ay grabe na siyang mang-insulto ng mga pasyente dito. Abe Erica, mabait siyang si Dr. Sanchez at talagang ganyan lang talaga ang bibig niya. Matalas, pero lahat naman ng sinasabi at ginagawa niya ay totoo. Oo, totoo naman talaga. Kaso nga lang, hindi niya sana ginaganyan ang lahat ng pasyente. Dahil hindi niya naman alam ang lahat ng kwento ng mga pasyente, hindi ba? At hindi mo kasi alam, noong nakaraang araw, ay may isang dalagita na napaiyak na lamang dahil sa masasakit na salita na binitawan ni Dr. Sanchez. Ay nako Erica, hindi ka pa kasi sanay sa bibig ni Doktora. Kapag ikaw na ang na-assign sa kanya, I'm sure na masasanay ka rin. Hoy Mira, huwag kang kumampi kay Dr. Sanchez. Alam mo naman na hindi talaga tama ang kanyang ginagawa dahil pinag-aralan natin yan. Kaya nga ospital, hindi ba? Dahil kailangan nating maging hospitable sa mga pasyente. Pero ang ginagawa ni Dr. Sanchez ay pinapahiya niya ang mga batang maagang nanganganak at minamaliit niya pa ang mahirap. E sa katunayan nga, e pampubliko ang ospital na ito at hindi pribado para umasta siya ng ganyan. Ewan ko sa'yo, Erica. Basta't ako, hindi talaga ako magtataka na ganyan ang bibig ni Doc Sanchez. At isa pa, hindi yan nagtatagal dahil isa naman siya sa mga pinakamahusay na mga doktor dito. Kahit na ganyan ang bunganga niya, eh okay naman siya. At siya din ang isa sa pinakamatagal ng doktor dito. At siyang si Doc Rammer naman ay inggit lang talaga yan kay Doktora Sanchez. Sus, ikaw talaga, Mira. Nilalaso na talaga ni Doc Sanchez yung utak mo. Erica, mind your own business na lang. Okay? Sad ni Mira. At agad na itong umalis. Na habang sa kabilang dako naman, ay merong anak na babae ang may-ari ng ospital kung saan nagtatrabaho si Annalyn bilang doktor. May nakita silang post sa isa sa mga netizen patungkol sa kanilang ospital. Dad, tignan nyo nga ito oh. May naglist tungkol sa ospital natin. Panimula nito. Ano na naman yan, Missy? Medyo busy ako ngayon. Dad, importante ito. Kahit pwede bang itigil nyo po muna ang binabasa nyo dyan? At tignan nyo po ito. Suwestiyon ni Missy. Basahin mo na lang, Missy anak. Dahil importante rin ito.
kaysa sa post na yan. Baka paninirang puri na naman yan patungkol sa ospital natin. Ay nako, hindi ito paninirang puri, Dad. Isa itong post ng Concerned Citizen patungkol kay Doktora Sanchez at kung saan ay nadamay ang ospital natin. Ano bang issue patungkol kay Dr. Sanchez? Eh baka fake news na naman yan, anak ha? Sana nga ay fake news lang, Dad. Kasi ako nga hindi makapaniwala eh na ganito na siya ngayon. Tignan nyo nga ho ito, sad ni Missy. Na siyang naging dahilan upang matigil si Edward na may-ari ng ospital. At tignan ang post nito. Oh my God! Totoo ba talaga yan, Missy? Base sa opinion ko, Dad, ay oo, totoo ito. Kasi tignan nyo po ang mga comments, oh. Ang dami nilang negative feedback kapatungkol kay Dr. Sanchez. Kaya, Dad, obserbahan nyo po yan. At kung sakali, itanggalin nyo na lamang po sa ospital natin. At baka madamay pa ang ospital. Nag-aala lang sa ad ni Missy. Hindi talaga ako makapaniwala na nang mamalit siya ng mga mahirap at sinusungitan pa niya at pinapahiya ang mga pasyente. Diyos ko, hindi naman siya ganyan dati ah. Dad, hindi siya ganyan noon kasi baguhan pa lamang siya sa ospital. At dahil na rin siguro lumalaki na ang ulo niya ngayon dahil sa isa siya sa pinakamagaling na doktor. Kit, Dad, kung ako sa'yo itanggalin mo na siya at kausapin mo na siya dahil hindi lang siya ang maapektuhan sa ginagawa niya. Kung hindi pati na rin ang ospital natin. Suwestiyon ang anak ni Edward. Kaya tumango na lamang ito. May naisip na rin akong mas mainam na gawin sa kanya, anak. Sad ni Edward. Ano naman yun, Dad? Tatanggalin ko siya ng lisensya niya dahil may nilabag siyang professional ethics of a good doctor. Mali ang sigawan at ang pahiyain ng pasyente mo sa harap ng maraming tao. Kahit naaawa man ako kay Annalyn, ay kukunin ko na ang lisensya niya. Nang sa gayon ay maturuan siya ng leksyon sa kanyang ginawa. Oo nga, Dad. Mas mainam ang naisip nyo dahil sa ospital nga ang tawag sa institusyon natin. Kahit dapat ay maging hospitable tayo, pero iba ang ginagawa niya. Ay nako, kawawa man si Annalyn, pero hindi talaga tama at hindi makatao ang kanyang ginawa. Alam niya naman ito, pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ginawa niya pa rin ito. Dad, lumalaki na kasi ang ulo niya dahil na rin sa may tiwala kayo sa kanya at isa rin siya sa pinakamahusay na doktor. At wala namang nagre-reklamo sa kanya doon sa ospital. Kaya baka hindi nakita ni Annalyn ang post na to? Sagot na lamang ni Missy na siyang naging dahilan upang mapatango na lamang ang kanyang ama. Kinabukasan ay gulat na gulat si Annalyn dahil sa pinagtitinginan na siya ng halos lahat ng mga empleyado sa ospital. Teka, anong tinitingin-tingin nyo ha? Mataray na saad nito. Subalit ay walang kahit isa ang sumagot sa kanya. E di huwag kayong sumagot. Hindi naman kayo awalan eh. Dagdag pa niya at sabay rolled eyes sa mga ito. At naglakad na lamang siya papunta sa kanyang office nang bigla niyang nakasalubong si Mira. Doc Sanchez, hinihingal na saad nito. O Mira, bakit hinihingal ka? Nagtatakang tanong ni Annalyn. Basta Doc, tignan niyo na lamang po ang post na to. Saad ni Mira. At agad na ipinakita kay Annalyn ang mga video. Kung saan ay minamalit at ipinapahiya niya ang maraming pasyente. Lalong-lalo na ang mga mahirap. Sino ba ang nagpost niyan? Kinakabahang tanong ni Annalyn. At napalunok na lamang talaga siya ng kanyang sariling laway dahil sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Zera Montes po, Doc. Baka mag-anak po ito ng pasyente niyo. Nako, kaya pala tinitignan nila ako kanina dahil nakita na pala nila yan. Patay ako nito. Patay po talaga, Doc. Dahil nandito na rin po si Doc Edward. Parang alam niya na po ang nangyari. At nakita niya na po ito. Parang kayo lang po ang hindi nakakaalam. Nahulagot talaga ako nito. Sige na, mauna na ako ha. Paalam ni Annalyn. At agad nang pumunta sa kanyang office. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kahit agad niyang kinat ang nagpost nito. Subalit ay wala siyang nakuwang sagot mula rito. Nagulat na lamang siya nang makita niyang papunta na sa kanyang office si Doc Edward. Kahit inayos niya na lamang ang kanyang sarili. At naisip niya na lamang na magpanggap na hindi niya alam ang post na ito. Good morning, Doc Sanchez. Nakangiting bati ni Edward kay Annalyn. Good morning din po, Doc Edward. Anong kailangan niyo? Annalyn, alam mo naman na siguro kung bakit ako nandito, hindi ba? Ho, hindi ko pa po alam eh. Pagsisungaling ni Annalyn. Talaga ba? O nagsisungaling ka lang talaga? At nagpapanggap na hindi mo alam ang lahat ng ginagawa mo dito sa ospital na to? Seryosong saad ni Edward. Na siyang naging dahilan upang kabahan si Annalyn. Subalit ay tumawa na lamang siya ng peke. Sabay sabi nito ng, napakaseryoso niyo naman po, Doc Edward. Sabihin niyo na lang po talaga kung ano po ang kailangan niyo.
dahil sa hindi ko po talaga alam kung ano ang ibig niyong sabihin eh. Pagsisangaling ulit ni Annalyn. Missy, ipakita mo kay Annalyn ang rason kung bakit nandito tayo. Utos ni Edward. Sure po dad, sagot ni Missy. At agad itong ipinakita kay Annalyn. Dahil sa kanyang nakita, ay parang binuusan siya ng napakalamig na tubig na siyang naging dahilan upang hindi siya makapagsalita kaagad. Ngayon alam mo na kung bakit ako nandito, Annalyn. Tanong nito, kahit wala nang ibang ginawa si Annalyn kung hindi ang lumuhod na lamang kaagad sa harapan nito. Doc Edward, hindi ko po talaga sinasadyang gawin yan. Talagang bad mood lang po talaga ako ng mga oras na yan. Kahit nagawa ko po yan, naiiyak na saad ni Annalyn. Talaga ba? O sadyang lumalaki na talaga yung ulo mo kahit hindi mo na naisip ang tamang gawain bilang isang doktor? Hindi po kailanman naging malaki ang ulo ko at nagsasabi po talaga ako ng totoo, sagot ni Annalyn na siyang naging dahilan upang matawa si Edward. Talaga ba Annalyn? Dinadagdagan mo pa talaga ang kasalanan mo. Bakit ba ayaw mong umamin ha? Umamin ka na lang Annalyn at baka bigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon ni Dad. Suwestiyon naman ni Missy. Doc Edward, pangako po talaga. Nagsasabi po talaga ako ng totoo. Annalyn, huwag ka na nga magsinungaling pa. Hawak ko ang schedule mo. At alam mo naman na halos lahat ng sulok ng ospital na ito ay may CCTV akong nilagay. Kahit hindi mo talaga ako masisisi kung bakit gagawin ko ito sa'yo. Kahit tumayo ka na lamang dyan at ligpitin mo na ang lahat ng gamit mo. Po, naririnig mo ba ako Annalyn? Ligpitin mo na ang lahat ng gamit mo dahil si tinatanggal na kita ngayon. At isa pa, tatanggalan na rin kita ng lisensya. Ano? Doc, huwag niyo naman pong gawin sa akin yan. Huwag niyo po akong tanggalan ng lisensya. Pinaghirapan ko po ang lahat ng yan. Doc, maawa po kayo sa akin. Umiiyak nitong pakiusap kay Edward. Pasensya ka na talaga, Annalyn. Pero yung ugali mo ang sisihin mo. Tinatanggalan kita ng lisensya. Nang sa gayon, ay mapagtanto mo ang lahat ng ginagawa mo. At hanggang sa bumalik ka sa paghihirap, kung saan ay minamalit mo ang mga mahirap, para naman maranasan mo kung ano ang ginagawa mo sa mga mahihirap. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbago kang bigla. Alam mo naman na bawal sa mga doktor na pahiyain ang mga pasyente natin dahil nasa code of ethics natin yan as a professional. Pero ika nga nila ay nabulag ka sa posisyon mo. Akala mo kasi ay walang sino man ang makapagpapatanggal sa'yo eh dahil mga mahihirap lamang ang kinakalaban mo. Pero dyan ka nagkakamali. Oo nga Ate Annalyn, mali talaga ang ginagawa mo. At baka nakakalimutan mo na may social media na ngayon. Okay lang sana at walang problema sa amin ni Dad na ganyan ang maging ugali mo. Pero dinala mo pa talaga dito ang malaaso mong ugali sa ospital. Nadamay ang pangalan ng ospital namin ng dahil sa'yo. At ginawa yan sa'yo ni Dad para maturuan ka ng leksyon na dapat ay maging mabuti ka pa rin kahit na malayo na ang narating mo. Pero Doc Edward, please, magbabago na po talaga ako. Ibalik niyo lang po yung lisensya ko. Paano lalaman ko ako na ito mabubuhay? Annalyn, paghirapan mo at kailangan mo ulit dumaan sa hirap at huwag kang mag-alala dahil kahit kailan ay hindi ka na talaga magiging doktor dahil si hindi ito bagay sa'yo. Ang mga doktor ay mababait at maunawain, hindi ka tulad mo na ang layo-layo sa mga katangian ng isang mabuting doktor. Kahit umalis ka na lang at baka iba talaga ang nakatadhana sa'yo at hindi ang pagiging doktor. Dahil kahit na lumuhod ka pa sa harapan ko, ay hindi mo na talaga mababago ang desisyon ko. Seryosong saad ni Edward. Kahit walang nagawa si Annalyn kung hindi ang ligpitin na lamang ang kanyang mga gamit. Napayuko na lamang siyang lumabas ng ospital dahil sa sobrang kahiya na kanyang nararamdaman. Kahit nang dahil doon, ay halos hindi na siya lumabas ng kanilang bahay at napag-isipan niya na lamang ng mga ibang bansa dahil baka hindi talaga pagdodoktor ang nakatadhana sa kanya. Pero kahit hindi na siya doktor ngayon, ay binago niya pa rin ang kanyang ugaling meron siya.